Jake, di ba? Parang kompletos Ricardos. Oh, kompletos Ricardos. Parang ano to, buko salad. No? Lahat nandun. Pero eto, let us go into the land of Dawn. Game number 3, series number 2 tayo. Work Osterforce versus Blacklist Internationals. This alam is mo, game number 3. Mm-hmm. Ayan. So, alam mo kung ano mas kompleto, Max? Ano? Sa merienda, juicy lemon. Ay, nakakalian, juicy lemon. Pang dinner, juicy lemon pa rin. Talaga naman, gusto mo yun? And right hindi now. Hindi mo pa minumpleto. Sana silaman mo na yung almusal, juicy lemon. Eh diba? Kasi hapon ako nagigising. Ayun lang, ang masama na. Agad. Yes. Tanghali na lang pala ang gising. Wala nang almusal, oh. Oh, recta brunch na tayo, mga kaibigan. Like kung agree kayo. Pero right dito sa middle lane natin, half an HP left for Unravel and RTZ. Very confident dito sila, Lady Senorita, having na Matilda on their lineup. Good thing that Chu has focused his marks on his own respective buff. That is an off-cam kill. Early against kill with the Harriet. And right now, wise being very wise against Ninsay. Mukhang hindi na nga yata makakatakas pa sa salubungin dito ng Guinevere natin. Pero, hinalagpas, sabi niya. Easy ka lang, Athena. Very lang. Hot pa tayo eh. Game number 3, syempre. Game number 3, yes. So, di ba, surely, i-build up natin yung climax. Yes, ang ganda ng ginawa doon, ha, nung ni Ninsay, ha, wala pa isang minuto, nakakuha na siya ng first blood. Well, sa side naman ng Blacklist, hindi ko ina-expect na maunang mag-clear ng jungle camp ang isang Guinevere. But look at this, may bakbakan tayo doon sa may bottom lane against Wise and Unravel. Uy, tinalo na naga dito ni Wise, nagdoble kara pa nga, aabot ang ejector niya because Unravel was disengaged onto the top naman. Make it drop si 3 Martizi. Almost 1-4 talaga. Buhay na matitira Matilda. On the other hand, almost an off-cam kill for Chu with the Lancelot. This is also one of his comfort picks, Baymax. Diba? Ako, maring Athena, that is very bad para sa side ng Blacklist International. Mm-hmm. Matilda was too greedy. O sabihin na natin si Lady Senorita trying to kill that Lunox, yes. Na hindi niya naman kaya. Pero speaking of kill, si Unravel, munti ka nang makill onto the middle lane. Ang sakit naman nung damage agad doon ni Lady Senorita. Ako, with the guiding winds. Pero first turtle of the game, targeted right now by Blacklist International. Maispatan 3 Martizi nila. Pulapo natin pero hindi pa rin niya maistil. Instead, Violet Requiem ginamit agad dito ni Guinevere. 3 Martizi might fall down but surprisingly will survive a 4-man gang coming from Blacklist International. What happened, Baymax? Grabe naman yung ang ganda ng mga setup skills ginawa ng lapo-napo natin dito. The perfect execution of the disable or which yung stun, di ba, connected onto the two members na humahabol sa kanya. And that gives him time, no, para makapag-disengage doon sa nakita natin. Almost sa team fight sa side ng Turtle Buff. Pero look at this, ang gold natin from both sides of the team magkadikit pa rin. This just gives us the information that we need na even though 2-1 tayo, mas mabilis mag-farm yung Blacklist International. You're right. And right now, I like the strategy 2-0, of both actually, teams. Yes. Okay, slowly building up their own networks or arsenals in order for them to go in for a kill. Looking at that, ejector agad ginamit kay Chu, pero it coming from Ninsay with the electro final blow. Oh ang my ganda god. Ang ganda ng setup na yun. Ang ganda talaga, kasing ganda nino Baymax. Ayan, sige, yeah, hot seat natin. Hindi natin nasasagutin yung katanungan ni Maria Tina. We'll keep it intense para sa kanya. Pero nagkamali din doon ng talon, no? Sa may bottom lane, yung ating Guinevere. I saw he jump, pero walang tinamaan. Pero speaking of jump tinalon, si parang Kiel on the bottom lane. Po. Cross ng Kalbaryo, pero siya ang tinalbaryo. Ano na lalag behind dito kay Izan and Lady Senorita. Tama ka nga doon, Baymax. Talagang intense ang labanan natin. Game number 3 na hindi pa rin talaga sinasagot ni Baymax ang tanong. Ano ang sagot? Pero sabi ni RTC, sige Baymax, nililigtas kita. Wise going in for the jump, magic time. Pero makakapag-alis pa rin naman siya doon. Talagang pag Guinevere ka, you have the energy wave. Yung bolang crystal niya, guys. Bolang crystal and magic time, ito yung nagkakaroon ng doble kara. Yun yung nagugulat kayo. Sabi, ba't dalawa? Ganyan po talaga yung Guinevere. Wala lang siya sa current meta natin but a very strong fighter pa rin ang isang Guinevere. Yes. Nako, pero speaking of fighter, nako magkakaroon tayo ng team fight dito sa Turtle Side.
si Lady Senorita guiding with circling giga. Hindi namin nag-air pero siya. Unang mapapatay dito ng Lunox natin. Ha? Going in for a kill summon force. Sumasayaw-sayaw lang dito. Wise, ginamitan agad dito ang ejector ni Ethan just to save him. That is a 1-for-1 trade. Pero kanino in favor yung ganong kaganapan, Baymax? Actually, that team fight is going to be in favor of Blacklist International since sila yung nakakuha ng turtle buff natin. And the turtle buff this early in the game is napakalaki bagay pero hindi naman laki yung buhay ng halik natin on the bottom lane. Eye for an eye, ginamit agad dito ni Ninsay. Mukhang hindi na yata makakasusundan pa rin dito na isang galet na galet. Gusto mo nakit missiles to secure a kill. On the other hand, siya makakapag-in and out with the fizzle securing a debo kill. Oh my gosh! Talagang mala, demonyo, devil kill talaga yung naging performance doon ni Chiu with the Lancelot early KDA 4-0-1 Baymax. Yes, ang ganda ng setup na ginawa talaga doon nung ating Sylvana. Hindi natin maididenya pero speaking of deny, na-deny ang buhay ng Lunox sa middle lane. Aray ko po, 3 Martizi with the flicker just to disengage. Napakasakit, pati na normal attacks ng isang Matilda. Susundan ni Nidze with the Alecto final blow. So what they need to do is to focus, no, na itutok maigi yung magic camp ng isang Guinevere. So many opportunities have been wasted on the past team fights para sa side ng Blacklist International. And as of now, Work Osterforce na ang nakakalamang dito sa laban natin. Sim, kailangan kasi ng surprise factor pag meron kang Guinevere on your team. And right now, Unravel mas surprise with the ejector combination kill. Nilatagagal sa amin. Nakakatakas pa ba dito si Unravel? Well prevail, Baymax, because Blacklist International having a hard time catching up. One enemy here from Work Osterforce. Pero dito, 1v1 na sagot dito na Edward. Mukhang siya yata malulukit sa Amos. Surprisingly, kung ubusin pa ka-unstoppable for Chu. Talagang siya yung nagtatapos. Siya na yung icing sa ibabaw ng cupcake dito ni 3 Martizi. Diba? Ang ganda ng duo nila. Yes. Ayan, nakita naman natin dito si Wise. Hindi na naman tumama yung magic tap, pero I think kaabutan niya si Ninsay. And what's happening right now is Blacklist International, lugi sila when it comes to team fights, no? Kasi nga, with the final electro blow, napakalaking bagay, no, para sa side ng Work. Pero kung ganito lang din naman yung isasagot nila by picking off the enemies one by one, I think they could catch up, no, in terms of gold para sa side ng Work Osterforce. Ayan, another pick-off might happen. Tap, ginamit agad dito with the energy wave. Pero si Unravel, wow, makakatakas pa rin naman using his ultimate. And right now, three this members of Work Osterforce going in for objective. Pero si Wise pumasok na dito with the magic time. Ang ganda na vibe dito, Maybox. Pero dito, si Lunox data with the light estate. Mukha si Wise yata ang una matatanggal sa equation. And that will secure another kill for the side of Work Osterforce na may kasama pang fall dahil nakakuha sila ng middle late third, Baymax. Is that a perfect strategy for Blacklist International knowing that Work Osterforce has a Lancelot na kaya mag-fizzle, Baymax? Actually, yung sinabi ko kanina, should have worked. But the thing is, tatlo yun eh. They should have gone for a 1-by-1 pick-off. Tulad na ito, they're picking off Lapu-Lapu single-handedly. And yung Cho, si Chu, pwede nila itong i-pick-off if aabutan nila. Pero hindi kaabutan nga dito sa may middle lane. Yes, yun na nga ginagamit niya dito. Yung Phantom execution niya. Oh my gosh, with the Thorn Rose combination, talaga makakapag-exit. I like the combination na ginamit doon ni Edward. Something to highlight, guys. Advance siya mag-isip, nag-flicker siya papasok doon sa Lord Pit natin. Taking down 3 Martizi. What a juicy move indeed coming from Blacklist International na unti-unting naninegate yung fact na kanina lamang in terms of turret skills dito ang Work Osterforce, Baymax. And another kill na naman niya. Ezon, mukhang pulahan pero makakapag-disengage lang din muna siya sa teamfight na medyo malulugi sila kung mag-i-engage sila. Right now, Edward spotting Unravel pero sabi nila disiplina ang kailangan. Disiplina talaga. This is anybody's ball game pa rin, Baymax eh, 'di ba? Yes, and if you look at the gold lead ng Work Osterforce, ano siya, lumalaki, lumiliit. That just means sa yung Blacklist International, kaya pa rin talagang sumabay, no? Against yes. Work Osterforce. And kung makikita natin dito, Eson already building that anti-crash, which is napakalaking bagay para sa kanya against you. Wombo combo skills dito Kir Johid natin. Not a good pick off dito sa side ng Blacklist International because Work Osterforce has the perfect opportunity to take down this Lord Baymax Wise right now being into positioning himself kung sakali man magkaroon ng clutch Lord still. Pero dito si Lady Senorita makakapatay ng isa, which is si Benedetta natin. Yung Lord natin!
ngayon sa kasamahan pangayatan ng foul dahil si Chu dito ang na-aggravate niya. Instead, Lunox will save the day. Sayang, hindi natin nakita yung ganong klase ng highlight na pag nangakaw ng Lord Baymax. Pero, ang ganda ng tiwala ni Wise and ni Vino sa isa't isa. Sabi ni Rita, kukunin ko na to. Wise, yung kailangan mo. Pero right now, Chu, hindi papayag na hindi magkaroon ng trade Baymax. Yes, ang nangyayari ngayon is just naagaw ng Blacklist International yung Lord. But this time, nauubos naman sila. Isa-isa ng World Oster Force. So nababaliwala yung fact na nakuha nila yung Lord. And what they need to do right now is to try and pick off an enemy. They cannot win when it comes to team fights. Alam nila yan. Kaya kailangan na nilang gawa ng paraan kung paano sila makakasabay. Item check tayo para sa side ng ating work officer first. I want to see the item of the Lancelot dito going for the BOD with the endless battle. Blade of Heptasy, Wesley Benedetta natin, Bloodless Axe, and BOD. Sa side ng Blacklist International naman, makikita natin Guinevere going for the Holy Crystal with the... Agad sa patibong, dito ang work officer first. Kasi sabi nila, alam ko yung mga bulong-bulungan dyan sa gilid. Rinig na rinig, pero sabi ni Andraven, sorry mga lords, akin, Mecca! Will be secured by the Matilda. Edward, on the other hand, aggravating three Marquis. You don't do that. My own turf, my man. Yun ang sagot niya dun. Narinig ko, nabulong kanina, Baymax. Nabulong. No? Actually, ito yung sinasabi ko kanina that they need to try and pick off the members of Work Oster Force. Hindi nila kailangan sabayan sa team fight kasi yung composition ng team nila rito is single target. So this works well by picking off the enemies, hindi pang team fight. Pero ang ginagawa naman ng work of the force most of the time is nagsasama-sama sila. So nahihirapan humanap ng pick-off potential etong side ng Blacklist. They're not giving any openings, no, para makakambak yung Blacklist. They want to totally dominate the map. And as of now naman, I can say that they're dominating the map. The map control is on their hands. They can actually steal the jungle cups dito ng Blacklist International. And going into the 12-minute mark pa tayo, Baymax. And hindi pa rin nila napipick up dito si Lancelot natin. Pero speaking of pick up si Edward, yata ang una mamamatay. Ayan, yung mga dapat iwasang scenario ng Blacklist International, Baymax. Lalo ngayon that they are being pushed into a corner. Am I right? Tama. Kailangan nilang iwasan yun. Sabi ko, gawin nila sa work. Hindi sila yung magpapapick up sa World Oster Force. Pero World Oster Force talaga is really doing well right now. Yes. They know who to take down. They know who to pick up. At kung kailangan nila sasabay. Yun na, sumabay sa Bayo. Lunox will be down. Saktong-sakto yung Zaman Force combination. And Wise going in with them. Uy, hindi na naman sumakto doon. Pero sabi niya, ito na atin na ulitin ko. Kung ginamit agad dito. Pero si Timart Easy makakaligtas pa rin. Hindi going in with the offensive style. Oh my gosh, what an escape coming from 3 Martizi, Baymax. Yung kala mo na sa'yo na kumawala pa sa kamay mo. Ganon siya ka-sneaky. Slimy. Diba? Madulas. Oo. Parang ano eh. Isdang kakahuli mo lang, natalong-talong, diba? Hindi nila mahuli-huli dito. Ganon eh. Ganon yung mga hero pick ng Work Oster Force with the Lancelot and Benedetta. Given na. Na mahirap talaga hulihin tong dalawang to. Pero 13 minutes into the game, Luminous Ward is going to be up within 5 seconds and kailangan tong bantayan ng both sides of the team. Kung sino yung makakuha ng Lord na to, might actually end the game or win this game number 3. And if you look at the items naman ng lapu-lapu natin dito, hindi siya pala nag-go for a damage build. Swings agad-agad kaya hindi natin siya masyadong ramdam. Pero as of now, na he's going for the BOD, we can actually expect him to do some wild plays when it comes to team fights. Yes, and something to notice kanina, I believe that they are also having a hard time with RTZ. With the Lunox. Guys, meron na nga lightness state for the Lunox para makatakas. Pero dito, hindi na makakatakas pa. Yung Benedetta natin, si Ninsane. Naku po, ito yung gusto na scenario ng Blacklist International, Baymax. Ito na ang labanan, 4v2 ang labanan. Pero si Yison ang natatarget dito with the cornrows. Oh my gosh, man, Roy, si Yison. Pero makakapag-feasal na lang din dito. Maaga nila tag yung ating Zaman Force. Pero sila, yung malalugya dito. Gosh, yung Lunox natin makakaligtas pa. Pero at what cost? Blacklist International successfully taking down 2 members of Work Oster Force. Sasamahan pa ng foul dahil may ejector dito si Chu na iipin sa 4 or 5. Yes, bro! Hindi tinatanta na
penalty has been popped off. Mukha nakaligtas pa rin with a pistol. Dumagante dito si Edward. Na pressure pa hindi na yata masundan dahil ang pagbubuntungan. Guinevere taking down the Lonox. May bonus pang Lord. Sabi nila, eto na yung inaantay nyo. BY Pet, mag-ingay dahil we are already online. Nako, maring Athena, anong nangyari sa ating ganun? Dahil yung World Oster Force ang napuruhan dito ng Blacklist International. Most of their skills, binato nila against the Jawhead and hindi nila na-pick off. And by the time na dumating na, or dumating na, yung mga responde ng Blacklist International, opportunity taken by them para ibuhos naman yung kanilang mga unused skills against Work Oster Force. Kaya nanalo sila sa team fight, may kasama pang foul, which is yung Lord natin. Tama ka nga dyan, Baymax. Kumbaga binigay na sa kanila yung bola, hindi na lang sinuot. Free na free, walang nagbabantay. Yun, matik yun. And right now, Ninze with Chiyo being targeted by Eason, pero hindi agad gagamitin ejector. Instead, they will be waiting for the Lord. At sasabayan pa nga ng pressure doon sa may bandang middle lane. Successfully taken down another turret. And right now, Electo final blow. Nilatagpag dito ni Ninze with a Benedetta, pero makakapag-atras pa rin sila dito. Nilatagad summon force, pero parang masyadong maaga dahil sa Arcane dito, makakapag-back away pa rin, Baymax. Nako, look at the pressure being given by Blacklist International, yung work of force natin. Nako, bumangunti! Uy, buti na naman, kinigil pa na si Creeper TZ. Kamuntigan na, isang maling mistake. Ganon, karadangat. Guys, yung inaantay dito ng Blacklist International, if there is a slight slip up dito sa side ng Warden Master Force, they could actually end this game. And look at that, si Chuna ejector agad dito, pero with a piece na makakaligtas na nga ba? No, he won't be taas. He will be legend back. For sila, tagban dito, killing speed for that Harith. Sabi naman nila pula kung hindi pa tapos ang labanan dito sa mad. Sabi ni Tamos, tatapusin ko na mga RTZ trying to run away for his life. Naging 2-for-2 yung trade natin, Baymax. Is that a good trade for both of the sides? Actually, this is going to be a good trade para sa side ng Blacklist International. Why? 2-for-2, yes, but look at the jungle camp of Work Oster Force. They're being cleaned by Blacklist International. Why Blacklist won that last team fight? It's because of Edward, no? Yung yoyo niya tapos Coterant Inferno is enough to take down or burn down the HP of Unravel and si Chu. Actually, siya yung tumatangke sa harap ni Chu eh. Si Chu lang or yung Lancelot natin yung pinaka-pinagpo-focusan niya, kaya sila nananalo sa team fight. And if you look at the item of the Tamos dito, it is quite a defensive slash offensive item choice para sa kanya. Ang ganda ng itemization na ginawa niya rito. Well, syempre sa kabilang side, makikita naman natin yung Benedetta is going actually the same item build. But with the Coterant Inferno coming from Edward or yung Tams, nakakalamang siya against Benedetta and Lancelot. Mas nasusustain niya yung sarili nila rito. And sinabi ko kanina na yung lapu-lapu natin might be the perfect comeback para sa Work Oster Force. Yes, nakita natin, kinaya niya lumaban against 3 members, pero if he's just alone, it's not enough. Tama ka nga dyan, wala pa rin malakas sa tatlo, apat pag ganyang katindi na halos maglalock item na both of the teams. And something na naman na kailangan nating i-highlight is that Chu has still no deaths pa rin to, mga kaibigan. 804 pa rin ang KDA niya, which means that he's playing it safe to the point that Blacklist International is doubting their moves. Hindi nila pwedeng i-overcommit and hindi rin nila pwedeng i-overagre dito ang Work Oster Force, because kaya pa rin silang bawian nito any other way. And right now, ganito kalate na game, kung may isang major mistake naman na notice, ito naman didiretso kasi Unravel yata ang una magkakamit ng pagkakamali na yon. Buti na lang din, makakapag-win na lang siya with Imperial Justice. Pero si 3 Mars, easy, makakapag-exit. What a bravest fighter! Pero the Lord will open another opportunity for Blacklist International, Baymax. Ito ang 3 Mark, easy. Naku, ang ganda na ko po na, pakasakit naman nila, tagpa yung summon force talaga, sino short kill na nila dito. Si 3 Mars TZ against Blacklist International, questionable move, lalo ngayong hawak ng Blacklist International ng buhay nila. And look at that, Unwrap just trying to zone things up for Lady Senorita na makakapag-exit lang din naman. Pero si Benedetta, spatan natin. Gumagawa pala ng pangarap, sabi ni Edward. Actually, naku po.
This is a good thing para sa side ng work also. Tapos napakalaking bagay ng speed tools na ginawa ng Benedetta on the bottom lane. This gives them time para makadepensa sa kanilang base. Pero ang ginagawa dito ng Blacklist ngayon is they're balancing up the waves on all the lanes. So mas matagal yung buhay ng Lord, mas marami siyang buff minions na mailalabas. Which is good naman para sa side ng Blacklist International. 20 minutes tayo, 15-15 ang score natin. So isang maling wrong mistake na lang talaga ang pinaka-iniintay natin dito, Maring Athena. Malalaman na natin kung sino ang mananalo dito sa game number 3 natin. Parang naririnig, parang naririnig ko yung sigaw ni Manjin pag ganito ka init yung moment. Ganun na lang kapag nagkakapagpasa. The Lord is marching towards the quarter and nilatag agad ang Zaman Force pero wala makuhang HH dito ang Work Oscar Force and say they will be going bit through. Oh my gosh, yung Wise yata dito na pasama na posisyon because Lapu-Lapu will shut him down. Edward on the other hand still fighting with the rest of the gang na hiwalay doon. Si 3 Martins sabi niya huwag ka munang umuwi dahil kami na muna ang magre-ramata sa quarter net nyo. Nisei, fight will take a blow on his HP. 3 Martizi from the back line. Jumping down the Matilda. Dito yung lunoks natin. Oh my gosh, that is a 2-for-1 exchange. Pero sabi dito, ng international, hindi pa tapos yung trade-off dahil mega kill will be secured by the Harith. Gawin pa natin. Game number 3 will go for the side of Blacklist International. Oh my god. That team fight is so